Hello guys, muli no. Benz Magtoto at ako 'yung nagbabalik upang ituloy natin 'yung ating discussion about dito sa two-stroke na 90cc natin na ginawa no. Ayan at nakalagay na 'yung ating sigunyal no. Tsaka 'yung crankcase na ibuno natin no. At ported na lahat. At meron lang tayong pag-uusapan about dito sa ating port timing, ano ba itong port timing, no? yan guys, palagi kong tinuturo sa inyo na nagpo-port timing tayo dyan sa may makina, no? Yan, yung ating, ano, no? Ating ginagawa, no? Yan. Yung ating pag-uusapan, guys, about dito sa ano natin, no? Ating boost port. Madalas, yung ating boost port guys no kung nakikita niyo madalas ito under ang sukat niya no hindi siya sumasabay sa mga ating auxiliary tsaka boost port no so ngayon ang ginawa natin dahil nga timing natin no dahil nga timing siya no pag sumara dapat si boost port no kailangan pag sumara si boost port no kasamang sasara si transfer port yan. Madalas guys yan nagsarado na lang sila lahat, no? Sarado na sila lahat. Yung sa exhaust na lang ang natitira natin, no? Dati-rati ang nangyayari dito, no? Sa ating ano no timing ng ating boost port tsaka transfer port. Madalas guys, nagsasarang nauna yung si ano no, no yung si boost port. Ibig sabihin, bukas pa si intake, no? Bukas na si auxiliary port, no, ito. Yung boost port sarado na, pero yung mga transfer port bukas pa. So, malayo yung tinaiming ko sa kanya, no? Almost nasa 5mm ang inabol ko para mayabol ko sa mga transfer port, no? Sabay-sabay ko silang pinasara at sabay-sabay kong tinaiming, no? So, tinaiming ko to, naayon dun sa ating stroke engine, no? Dun ko siya isinabay sa ating stroke at pinaghati-hati ko, no? Sa mga una kong video na ipakita ko sa inyo kung paano tinatiming ang ating mga transfer port no tsaka mga exhaust. So, yun, balikan niyo yung aking mga unang video at nandoon yung mga port timing ng ating mga exhaust. Tapos hindi lang naman sa DO palagi natin binibase ang ating tinuturo no. Basta two stroke guys no. Lahat ng klaseng two stroke ay isa yung method o pamamaraan sa pagpo-port timing. Bali tinatiming natin ang ating ating mga transfer port tsaka exhaust no. Siyempre pagka galing sa taas yan no, ito yung pinaka top natin no. Yan, di baling pabalik-balik kong ituturo sa inyo basta makabisado niyo lang. For example, naka-top yan no. So, pag naka-top yan, ibig sabihin pag bumaba si piston no, unang bubukas yung ating exhaust, di ba? Yan. Unang bubukas yung ating exhaust, sisilip na yung ating exhaust. Yan. Sisilip si exhaust, no? So, ibig sabihin, yan. Sisilip si exhaust. So, ibig sabihin yan, ang ating timing, for example, kung ito ay stroke 50, hatiin lang natin yung 50 sa dalawa, so magiging 25. So, ang ibig sabihin, ang timing nito, sa exhaust, no? Pagbubukas siya, kailangan sa 25mm, sisilip na yung ating exhaust para mag-firing na, no? Tapos, ang pangalawa naman, bubukas naman yung ating intake, yun yung tinatawag nating blowdown. So, ang blowdown nito, from yung natitira nating na 25 galing sa stroke, una 50, no? 50 ang stroke, hahatiin natin, magiging 25 para bumukas si exhaust. Tapos, na-travel uli siya ng 12.5 dahil 25 yung ating natitira no para sa ating complete revolution niya no. So ang mangyayari doon guys, yung natitirang 25
Bali, atihin natin yun. Bali, 12.25. Yun yung ating blowdown, no? Para sa opening ng ating Busport, transfer port, tsaka auxiliary, no? Yun yung ating blowdown. So, ang blowdown nito is 12.25 para bumukas naman yung ating intake, no? Tapos, bottom na siya, tatravel pa uli siya ng 12.5 para makomplete revolution niya yung 50 stroke, no? Galing sa taas, magta-travel papuntang exhaust ng 25, tapos ta-travel dun sa intake ng 12.25, tapos ta-travel papuntang bottom, 12.25. Total of cycle niya is 50 ang stroke, no? Ganun tinatiming ang mga 2 stroke. So guys, lahat ng 2 stroke, kahit anong klaseng 2 stroke engine ka na meron, kinukuha natin yung timing niya sa kanyang crankshaft kung anong stroke niya, no? Kaya palagi niyong alamin kung anong stroke engine niyo, no? Para ma-timing nyo yun. Yun yung isang method na pamamaraan na para mas madali at madaling ma-apply kahit wala kayong degree wheel. No? Ngayon, sa mundo naman ng degree wheel, pagka degree wheel naman ang gagamitin, kinukuha naman natin yun. No? Yung degree naman niya, kung kailan bubukas si exhaust tsaka si intake. Although parehas lang din, kaso dito sa isang tinuturo ko, no? Mas pinakamadali kasi dito at parehas lang din naman ng lakas kaso nakapermis tayo dun sa RPM na meron lang tayo, no? Pero guys, yung tinuturo kong to, no? Yung true stroke, meron na kayong default na 12 to 14,000 RPM, no? Na nandyan na sa engine nyo, no? Basta yan, minimum na RPM na meron na kaagad yan, 12,000 RPM, no? Pagka na-tune nyo ng maganda from sa carb, no, tsaka na low speed nyo yung mga transmission nyo, no, bibigay ng 14,000 RPM yan na with load, no. Yun guys, sana nakadagdag na naman kaalaman sa inyo, no, yung ating pagtuturo ngayon. Busy lang kasi ako kaya hindi natin may ano, no, mapokusan yung ating paggawa ng ano dahil sa ngayon kasi Ramadan dito, kaya yun, medyo palaging busy tayo, no? Kaya yan, bali ang gagawin natin ngayon, ikukompletuhin ko muna yung cylinder head niya. Hindi ako nag-gasket sa taas, no guys? Bali, ginasket ko lang to sa ilalim, pero nakaayon sa timing ko, no? Anong tinayming ko kasi to, sinukatan ko muna yung problema ng piston, bali lumalabas siya, kaya kinailangan kong mag-gasket dahil lumalabas ang aking piston. Kaya in-apply ko yung gasket. Nung okay na at na-level ko na yung piston dun sa top niya, no, sa taas, ang ginawa ko naman ay dun ko in-apply ang timing ng transfer port tsaka exhaust, no. Kaya ngayon, bubuuin natin to. Kailangan, wala talaga itong kalangis-langis, no. Paulit-ulit natin siyang lilinisan ng dry, no, dahil wala akong gamit na gasolina ngayon o ano man pampatuyo. Titingin lang ako kahit siguro itong ating Eskinol, no? At least matanggal natin itong mga langis-langis dito. Pwede na to. Dahil may alcohol naman itong ating Eskinol na to, no? Para matanggal lang yung langis-langis dyan sa surface. Kasi basta nag-apply kayo ng mga silicone, tandaan nyo guys, kailangan talagang dry yung ating ano, no? Walang kahit katiting na langis dyan dahil sensitive ang ating cylinder head, no? Sisingaw at sisingaw to guys pagka hindi maganda yung pagkapit. Tapos ito, yung ating cylinder head, no? Stock to, pero binasinshap natin siya, no? At sinukatan ng ratio volume, no? Yung kanyang ano dyan, deposit, no? Inayos natin yung deposit niya dito. At nakakompute yan eksakto dito sa laki ng piston niya, no? So, ngayon, pag hindi ka, ano dito, no? Marunong sa mga clearance, no? Pag andar niyan, guys, uuntog yan, no? Kaya doon sa naunang video nito, no? Pinakita ko sa inyo na umuuntog to. So, nung in-applyan ko ng gasket sa ilalim, yun nga, nawala yung pag-untog niya at yun ang eksaktong iniingi kasi ng makina, no? Ngayon,
applyan natin ng silicone yung ating cylinder, no? Hapyawan natin ang taas, no? Kailangan back to back meron tayong apply na silicone para make sure na dumidikit, no? Yan. Bali, applyan natin ng silicone ng ating cylinder, no? Huwag masyado kasi guys pupunta dun sa piston eh, baka magsanhi pa ng pag ano niya, knocking, no? Kailangan yung lalagay natin dito is very minimal lang, no? Huwag masyadong marami para maiwasan natin yung untog. Tapos pagka na-apply natin tong silicone, no, yung paikot ng ano niya, no, bore niya, no, na lilinisin natin yung mga excess para hindi maging problema at hindi magkalat diyan sa ating cylinder bore. Kaya pagka maggagawa kayo na sa inyo guys, wag lang doon sa isang side kayo nagsisilikon. Gaya niya, na-applyan ko ng silikon, no? Manipis lang. Tapos, siyempre, ang gagawin natin, make sure na yung ating cylinder na paikot dito dahil maaaring didikit yan sa piston. So, ang gagawin natin, medyo dudukutin natin yung mga excess, no? Ayan, may mga excess tayo na silikon, no? Lilinisin natin yun. Huwag natin aayaan nandyan yan. Kasi rubber yan na pagka natuyo at nadaanan ng piston, eh, magsasanhi yan ng pagdikit. No? O hindi maganda sa isang mekanisim. Dapat kasi ang nagtatravel dyan sa loob, langis lang. No? Meron lang dapat na umahalo dyan na tuti dyan sa bahagi ng ating piston. So ngayon, applyan natin ng silicone ito, no? Ito pwedeng medyo makapalit, oh, kasi medyo libre siya, no? Pero huwag malapit dito sa mga lalabasan din ng piston, no? So applyan natin ngayon to ng ano, applyan natin ngayon to ng silicone, no? Yung gamit ko guys, ito kasi yung available dito sa ano, ano sa Saudi, bali Victor Rens na silicone at meron siyang 320 Celsius, no, na kaya niyang mag-handle ng ganun kainit. Kaya okay din to. Kaya guys, pag gagamit kayo ng mga silicone, no, kung makakita kayo ng mga silicone na ang temperature nila is more than 300 o para 500, ibig sabihin, maganda yun guys. Kasi ang makina naman, ang init lang ng makina para sa hover heat niya is 110 lang. Sa 110 kasi, mainit na yung makina at hihinto na yan. So, ang normal ng makina dapat is 90 lang, no? Normal na normal niya yun. Maximum ka sa 97, no? Tataas pa dun, hover heat na talaga yun. So, kung yung mga makina nyo is ma-monitor nyo sa temperature na 90 pababa, mas maganda, no? Iwas sa ano yon, iwas tirik yon, no? Tapos yon, bali ang gagawin natin na naman, no, yung paikot ng ating surrounding ng ating cylinder head, no. Bali may make-upan din natin yan, no. Hapyawin din natin yan ng paikot. Excess kasi yun, no? Para hindi rin siya lumabas basta-basta. Kung mayroon man lalabas, konti na lang. Yan, guys. Kasi maselan yung mga two-stroke, no? Hindi pwedeng may mga singaw sila. So, ngayon, ilalagay natin to. Patuyon lang natin mga 5 minutes lang, no? Tapos maya-maya ilagay na natin para medyo maging sticky, no? Hindi siya ano, hindi siya malabnaw masyado. Hintayin lang natin konti yung pag-dry para maging okay. Hindi ko na mga pala nakapakita sa inyo yung
pag-assemble ng ating ano no crankshaft sa susunod na mga video ko eh pakikita ko sa inyo yung pamamaraan kung paano i-assemble kasi nagmamadali kasi ako eh bali Ramadan kasi dito kada uwi ko eh doon ko lang siya ina-assemble eh wala akong time para mag-video-video minsan na may seta ng aking video para makuhanan ko sana eh hindi ko na nakawanan at na-assemble ko na at yan dito ko na lang napakita sa inyo sa bahagi na to na ina-assemble na natin yung ating cylinder no kaya pagpasensya niyo na muna sa susunod ipakikita ko sa inyo kung paano yung mga proper ano installing ng mga bearing diyan mga crankshaft na hindi pinupukpok at kung anong pamamaraan paano natin pinasok pinasok ko nga pala to yung ating mga bearing diyan no? Gumamit bali ako ng heat gun no pakikita ko yung heat gun sa inyo na binili ko yan meron tayong heat gun na ginamit no mura lang nabili ko to bali 100 reals so approximately nasa 1,500 pesos sa pera natin no bali ininitan ko yung surrounding ng uupuan ng bearing ito meron tayong sample dito pakikita ko sa inyo habang nagpapatuyo tayo bali ang ginawa ko ininitan ko to nung tama na yung init nito no nasa mga 200 na yung init niya no tapos bali linaglag ko lang yung bearing sumuwak na kaagad diyan sa loob no ganyan ko siyang ipinasok tapos nung ipasok ko naman yung crankshaft pinalimig ko muna itong ating case no at tapos ito naman yung tinutukan ko ng heater itong gitna na to nung napainitan ko ng mga 200 Celsius naman no ilinagay ko yung crankshaft ganun lang kadali siyang ipasok hindi siya mahirap ilagay basta may mga tools ka ngayon meron din naman akong ano puller na ginagamit ito yung puller ko na ginagamit para dun sa siding niya dito sa may ano niya dito sa may slide base niya o clutch no ito yung ginamit ko tapos dun naman sa kabila niya bali ito yung ginamit ko dun sa may bahagi ng magneto at meron siyang isang tornilyo na puller yan itinutornilyo siya dun at para mahatak natin no ganito ko siyang ano yan abang nagpapatuyo tayo no bali ilinagay ko dito to no ito eksakto dun sa ating ano diyan no ating butas sa may oil seal diyan pinasok ko to tapos irinoskas ko to no ito yung isang pamamaraan na pagka wala ka naman panginit no wala kang heater tapos iigpitan mo lang to guys para hatakin niya yung crankshaft pag inigpitan mo nang inigpitan hatakin na niya nang hatakin yon para hindi mabingkong yung ating crankshaft no ganun ang pamamaraan tapos sa kabila naman no pag wala ka pa rin heater no itong bolt niya ito yung gagamitin mong bali pinaka tools mo itong 17mm na to no bali ganun din ipapasok mo lang to dito no papasok mo lang tapos iigpitan mo to nang iigpitan hanggang sa atake niya yung crankcase no so ganun lang guys bali meron tayong mga proper tools na mga puller na dapat na ipakita ko sa inyo kung paano na ilagay with using proper puller no gumamit tayo ng mga puller yan tsaka hindi tayo gumamit ng init ngayon kung meron kang heat gun o meron kang tools no bali hindi kailangan ng mga tools na to yung heat gun lang eh sapat na para magawa mo yung crankshaft na may pasok na hindi ka mahirapan no proper yun ngayon guys no ipasok na natin yung ano baka masyado namang matuyo no at hindi rin maganda ipasok na natin itong ating cylinder head no tapos pag pinasok natin ng cylinder head wag na wag niyong lalagyan ng spark plug no dahil meron tayong silicone diyan baka maisipan yung ikot kasi yung crankshaft magi-create ng presyon diyan sa taas at hindi pa tuyo sisingaw yung linagay nating linagay nating silicone sayang
So, kahit sabihin natin lapat ang surface na yan, para maging proper siya, no? Bali, dapat huwag munang ikutin kung may spark plug. So, kung walang spark plug, okay lang ikutin. Tapos, meron tayong mga, ano, no, na meron tayong mga washer na gagamitin, na mga special lang mga washer na apat, para mas sure natin na kahit igpitan natin, no, yung ating mga nut dyan na ipapasok, para ma-sure natin na may bibigay natin yung tamang higpit niya, no? Tapos, yung para sa leak ng ating cylinder head, no? Dahil pag hindi pantay kasi yung ano dyan, tornilyo natin, you know? Pag hindi pantay tor or dun sa surface na dadatnan niya, bali, gigiwang yan at sisingaw. Ang singaw manggagaling dun sa loob ng makina, iyahatid niya palabas. So, mas maganda kung meron tayong mga washer, no? Huwag kayong gagamit ng washer na aluminum tsaka tanso. Dapat yung mga high tensile na mga flat washer, no? Huwag yung mga ordinaryong washer. So, yung mga washer na ginamit ko pala, no? Ginagamit yan sa mga sasakyan. Bali, kumuha lang ako ng mga flat washer doon, no, na mga high tensile yun. Talagang iniigpitan sila, no, at ginagamitan ng mga torque wrench para maibigay yung tamang igpit, no. So yan, iniigpitan natin ngayon. Kailangan pakiramdaman mo lahat ng igpit niyan, kailangan magpantay-pantay, no. Huwag bibiglayin muna, kailangan pantay-pantay hanggang sa maramdaman mong yung bolt shape pa rin at napaigpit mo muna ng todo, no. Wala kasi tayong torque wrench na maliit, bali na-package ko yung torque wrench kong maliit, kaya wala akong ginagamit. So dahil kabisado ko naman yung igpit nito, so walang problema dahil sanay naman tayong magbuo nito. Ito guys, no, yung ating cylinder head, bali stack to ng pagka 50cc niya, no. Tapos sinet natin na eksakto doon sa gusto nating volume, no. Hindi na tayo bumili ng racing, no, na cylinder head kasi tatrabawin ko din. Tapos mas mapapamahal ako, doble yung magiging presyo. Tapos pag minasinshop mo, mahal pa rin yun naman yung pagka masinshop na mga yan. Magiging doble-doble. So, kung ano yung pyesa na meron akong stock, ginawa ko siyang racing na minasin shop ko, no? Bali kasi sa atin, sa Pilipinas, pagka pinamasin shop mo yung mga cylinder head na yan, siguro, pinakamurang singilan nila, no? 400 pesos siguro. Pero, wala sa tamang ano yun, no? Tamang pagkating dahil pag hindi mo sila inano, no, ginaid doon sa gusto mong curve diyan sa loob, tsaka yung compression ratio niya, no, basta-basta na lang nila kakatingin, at masasayang yung effort mo at hindi makakalakas diyan sa makina. Kasi guys, itong cylinder head na to, special ang paggagawa niyan. Ibig sabihin, hindi lang kabod cylinder head siya, hindi lang kabod na tinitipid natin para gumamit tayo ng stock. Hindi doon, no, wala tayo doon sa ganun. Ang inaano natin, yung stock kasi ito, napakakapal, no? Ikumpara dun sa mga, ano, meron akong isang cylinder head siguro dyan, no? Na nabibili. At hindi kasi pasok sa ano niya, yan. Napakanipis guys, oh, tignan nyo. Bali, napakanipis. So, napakalakas kasi ng makina na to, at lalagyan mo ng racing ano, no, cylinder head, tapos ganyan siya kanipis, parang something 5 mm lang itong kanyang ano, no, surface na cylinder head. So hindi makakapag-handle ng magandang temperatura yan, isa yan na sa napag-aralan ko sa mga motor, no. Tignan mo nyo naman yung stock. Ang nipis ng racing, no. Tapos ang kapal ng stock. Nasa 15 to 20 mm ang kapal ng cylinder head niyan. Ibig sabihin, yung kapal na yan, no, talagang makikibakbakan niya sa malayong takbo yan. Ito kasing pag sinabing racing, ibig sabihin, in a short distance lang performance dapat nito. No, mga quarter miles lang yung mga takbo nila.
o mga 200 meters lang. So hindi ito advisable na gamitin, no? Napakamahal nito. Cylinder head nito nasa 2,000 tapos plus pa mamasin shop mo kasi hindi pa tama yung ano niyan ratio diyan sa loob, no? So hindi ko siya ginamit. Bali, mga na-testing ko na dati to, malakas mag-init, hindi sila pwedeng gawing pang-araw-araw, daily use. So, kailangan malakas talaga blower mo dito. Pati blower, gagamit ka ng magandang blower or kailangan nakakuling itong ating cylinder block, no? So, yan guys. Hindi dun sa ginamita natin ng stock ay hindi maganda at hindi rin natin siya tinipid, no? Ang pinag-aralan kasi natin dito, yung temperature na hindi masisira itong ating makina. Once kasi ipiniting ko to, bali, factory setting na siya. Ibig sabihin, hindi na siya kailangan buksan-buksan. Hindi, wag nang bubuksan-buksan yan. Kasi, linagay ko to na talagang yung durability niya, no? Napakatibay na. Talagang parang border ka ng isang makina sa Japan o isang motor na pagka-brand nyo, hindi mo bubuksan. So, ito kasi masusi kong ginawa. Tinama ko yung mga clearance. Tapos, ililigtas ko siya, no? Walang makakaligtas sa checking nito lahat, no? Pati ultimong mga ligtas nito dadaan sa ligtas to. Kaya, hindi ito talaga maglilik at magbibigay ng magandang performance, no? Hindi basta-basta ipakakawalan natin yung ating ginawa, no, na hindi siya quality. So yan guys, ang ating 90cc na 89cm nakasulat diyan sa ating block na 89cm 90cc itong ating set na halimaw, no. At sana yung karugtong na mga ano nito, no, takbo bago ko maipabagay sa Pilipinas, no, na may ano, may pakita ko sa inyo muna yung takbo, may reveal ko yung takbo kung anong takbo ng 90cc. Tapos yan yung transmission na lang, bali ayusin ko at lalagyan ko ng gear na 1642 na gear, no, na nababagay sa kanya, 1642 para aggressive, malakas manakbo. 1642 na gear at stock yung kanyang primary, no. Sa secondary lang tayo maglalagay na racing. So yan guys, transmission na lang ang susunod niyan tsaka intake. Bali, patutuyuin ko yan. So bukas pag natuyo to, no, eh bali medyo hapitan ko pa ng konting higpit yan. Kasi yung gasket ko dito sa ilalim, no, bali papel lang yung mga gasket na yan, yung mga Belamoid gasket. So yan, pantay-pantay na yung ating higpit, no, at umihinto na talaga at hindi pinipilit dahil pwedeng masira yung ating mga nut o bolt dyan, no, tsaka stud, pwedeng masira. Kaya kailangan tama lang, tinitimpla-timpla ko lang yung mga higpit at sa nararamdaman kong may higpit na pantay-pantay, no. Tapos ilalagay na lang natin yung magneto niyan, no. Ita-timing na natin yung magneto sa tamang pangangailangan ng makina. Yan guys, walang umuuntog, no. Iniikot ko yung crankshaft. Wala tayong nararamdaman na paguntog, no. At wala siyang spark plug, gaya ng sinabi ko, wag lalagyan ng spark plug kasi pag iniikot mo magi-create ng pressure, baka may something na maliit na warp edge doon sa ating cylinder head, no, doon sa pinaka ano niya, surface niya, baka may konting warp edge doon o medyo may konting guhit ba na pagdadaanan ng maliit na leak. So kung may silicone tayo, mapiprevent yun at masisil. So kung may nakatakip to sa kakaikot mo, may kompresyon at pwede sumingaw, kaya hindi ko siya linagyan ng spark plug. Ganun kasi ina-assemble to. So within an hour lang, no, matutuyo naman lahat yan. So bukas ko na siya ipapinal at lagyan naman ng intake. At sa susunod, magneto tsaka transmission. Tapos sabay testing na yan. Yun guys, no, maraming salamat sa inyong panonood. At meron na naman tayong panibagong mapapanood, no. Maraming salamat palagi at sinusubaybayan niyo yung aking mga pag-rebuild na mga makina, no. Kahit mga diyo lang yung mga aking binubuo at may sasama ko pa rin yung mga ibang motor dito na ituturo ko pa rin
na yung mga motor nyo basta 2-stroke, eh, pwede dito sa mga tutorial ko, no? Kaya maraming maraming salamat palagi sa inyong pagsubaybay at pagsuporta. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at huwag rin kalimutan mag-thumbs up palagi sa aking mga inalabas na video. Bali, naglalabas tayo ng video, no? Hindi bumababa sa isa o dalawa kada isang linggo. Depende kung wala tayong pinagkakabisihan, no guys. Palagi tayo naglalabas ng video. Kaya tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa magre-rebuild up ng magre-rebuild ng mga formula about 2-stroke. So, napakarami pa guys. Marami pa kayong matututunan sa mga aking ituturo. At abangan nyo pa yung mga ituturo ko, mga advance pa sa ating mga 2-stroke engine, no? Kaya palagi lang kayong malalay sa aking mga video. At stay lang kayo palagi. At palagi ako mag-post ng mga magagandang mga 2-stroke na ano, na mga sikreto dyan. So guys, abang-abangan nyo at patatakbuhin natin itong makina na to, at masamahan nyo ako sa susunod na i-break-in ko siya, at sa susunod ay patakbuhin natin, no, para makita nyo kung gaano kalakas ang ating binuong 90cc, no, engine, no. Maraming maraming salamat guys, hanggang sa muli, Benz Magdotto, at masyadong mahaba na ating napag-usapan, no. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, Benz Magdotto.